Epo, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again to JLAT Vlog at welcome again sa mga viewers po namin, sa mga naging prospect buyer po namin at sa mga naging kliyente po namin. Magandang araw po sa inyo. So ayun po, for this episode, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Umingan, Pangasinan at meron po tayong titignan dito ng residential farm lot, boss, no? Residential farm lot to. Mingo farm yan, residential farm lot, Mingo farm, halo-halo po, ayan. Ito nga po, ito yung naka-along barangay cement, ay barangay cemented road, barangay road po siya na rough road, pero andun lang po yung sementadong daan o barangay cemented road, mga nasa mga 200 meters lang siguro ang layo niya, and then sa provincial road mga 400 to kalahating kilometro po siguro ang layo po sa provincial road, sa town proper na Umingan nasa mga 5 kilometers po siguro yung kanyang layo. So ito po, ito na po yung property na ibinibenta. Ito po ay meron po sukat na 2 hektarya to. 2 hektarya. Boss, 2 hektar to. 2 hektar more or less. 20,000 mahigit. So, ito nga po ay 2 hektar po ito mahigit. Ang kanyang frontage siguro estimate namin mga nasa 200 meters. So hanggang dun po sa part po na yun. Hanggang dito po siya. Dito sa part na yun. Hanggang dun po. So, ang estimate ko nga po ay nasa mga 200 meters. Mahigit din po yung kanyang entrada. At itong portion dito sa itong lote nito, itong part nito ay kasama rin po sa property na ibinebenta. Actually, nahati nga lang po siya ng daan. Ayan. Nag-donate daw po sila ng daan para meron pong daan yung mga kabahayan po sa part po nandito. So, ang estimate kong luwang nitong property dito sa kabilang ng daan ay nasa mga 2,000 square meters siguro to yung estimate ko. So ito na nga po yung property na ibinebenta at yung nga po yung presyo ng property na ito ay may asking price mo na 10 million at ito ay negotiable pa po siya. At ano sabi rin ni seller, boss? Pwedeng terms? Terms. Pwedeng 2 gives. Ayan. Pwede daw po 2 gives yung terms of payment at ito nga po ay dito. Buhay pa po yung nakapangalan sa title, no, extrajudicial. At itong buong property po ay nabakuran na. Concrete post. Tsaka 6 layer na barbed wire. At yung palibon din ng property ay mayroong mga nakatanim na mahogany. Mahogany tsaka eucalyptus. Ayan. So ito nga po, meron siyang piggery. Ito po ay naka-register daw po. Meron siyang business permit at barangay permit po na mag-operate. At boss, ilan yung kaya niyang i-accommodate na baboy? 100 mahigit. Nasa 100 daw po na mahigit yung kaya niyang i-accommodate na 500 na heads na baboy. Nasa 500 daw po na heads na baboy ang kaya niyang i-accommodate itong piggery farm na ito. Ayan. Mango farm na siya, piggery farm. Ayan, may mahogany farm pa. At saka pwede pa siyang residential. Ayan. No, nakadikit mismo. Laki nga, nasa 200. Nakadikit po siya sa mismo sa barangay road. Ayan po. Rough road nga lang siya, pero ongoing na rin po yung pagsasemento. Kasi po dito sa part po nito ay kabahayan na po yan. marami rin po talaga kabahayan dyan. Kaya sinesemento po. So ito po, puntahan po natin itong kanyang piggery farm. Ayan po. Ang presyong 10 million, negotiable pa, pwedeng terms. Pwede daw po 2 gives ang payment. Ayan po. So, nasa 500 heads daw po na baboy ang kayang i-accommodate itong piggery farm po na ito. At ano na lang po natin siguro, i-restore na lang. Kaya napabayaan niya ata. Ayan. Anong reason kayo binibenta, boss? Hindi sinabi, no? Oh, din. Kasi ngayon po kasi kasama po namin yung anak ng may-ari. Pero yung kasama po na si Boss Jason ay naka-direct po siya sa mismong may-ari dito sa property na ito na ibinebenta. Ayan. So, kailangan na po talagang i-renovate na lang itong boss. Itong ganyang piggery. At yun nga po, hanggang doon pa po yan. Yung property. Mayroon silang septic tank na labasan po ng dumi ng mga baboy. Ayan. Oh, tapos, saan tayo ng boss? Dito.
taas dyan yata. Dito ko duman. Ayan ka duman. So, ayan po. Ibutin natin itong property nito. Kung hanggang saan kami makaabot. Ito nga po ay, ano po siya? Buhay po yung nakapangalan sa title. No extrajudicial. At, tawag dito. Ang source of water, deep well. No? Deep well. Tsaka poso. Tapos, ano siya? Meron siyang tanki yata. May tanki ng tubig. Ayun, may tanki ng tubig doon. Tapos, ay naka-ano siya po, naka-electric pump. Naka-electric pump siya. At, ito nga po, may poso po siya. Yun na yung boundary, boss, kaya? Kaya, yan na. Yan yung boundary. Ayun, may bahay na pala doon. May bahay din dyan. So, nasa mga 90 daw yung puno ng mangga. 90, mahigit. O 100 more or less pala na puno ng mangga. Big mango trees na po. Talagang fruit bearing na po itong mga mangga. Papakinabangan na po. Sa ngayon po ay nagpapalit po ng dahon. Nagpapa-condition sila. So, ayun na nga po. Yun natin yung barangay road, boss, no? Yun yung barangay road. Magandang view. Saan yung bahay nila? Ay, kala ko may bahay sa likod. So, yun yung bahay nila. So, may mga iba-ibang puno rin po na nakatanim dito sa property. May mga guyabano, chico. Ano pa yung iba dito, boss? May buko, ano pa? Ano, may mga saging. Ayun, may lemon. May lemon? Ayun, may lemon. So, may iba-ibang po mga nakatanim pa dito sa property na ito. At, talagang dinevelop po nila. Yan nga po yung piggery po niya ay talagang registered po yan. Meron niya po business permit tsaka barangay permit daw po. At hindi natin alam po anong reason ba nila binibenta. So yan po. Ito po yung kabuuan ng property na nakuhanan po namin sa araw na to. Ulitin ko po, ito po ay meron pong sukat ng 2 hektarya, mahigit daw po ito. At no extrajudicial, buhay na buhay po yung nakapangalan sa title. Siguro, boss, ang titulo nito, ano? Torrens na. Baka Torrens na to, boss. Buhay pa yung nakapangalan sa title. Anunas. Hindi ko alam kung mabolo. Hindi ko alam kung ano. Ay, mabolo. Anunas. Hindi ko alam kung tawag niya sa ano. Lemon, di naman lemon yung pasa. Suha. Hala, lemon. Ayan. So, ito yung bahay ng ano, may-ari dito, bodega nila. Yung may-ari ang bahay nila sa mismong town proper yung bahay nila. Ayan. Sa ngayon po, andito po ngayon, nagbabantay yung kanilang anak. Binabantay niya po itong property po nila. So, ayun po, kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property po na ito, tawagin nyo na lang po ako. Kung gusto nyo puntahan itong property nito na personal, samahan po namin kayo upang maipakita po namin sa inyo kung gaano kaganda itong property nito. At hindi po siya mahirap puntahan dahil kahit kotse po nakapasok po dito sa area, yun lang pong harap po ng property, dyan lang po nag-start yung kanyang rough road. Ha? Mga nasa 10 meters daw to 20 meters po ang layo lang po ng ano nung property sa cemented road sa by boundary po doon. Ayan, pero pag dito mga 200 meters po ang layo po niya doon sa cemented road. Ayan, pwede naman po kayo mag-umuha ng gate doon sa part na yon or dito na lang din po sa ginawa nilang gate. I-develop na lang natin, ayusin po natin yung kanyang mga bakod at ayan po. I-develop po natin kung sakaling mabili niyo po itong property na ito. Ayan po, may kuryente, nakabit na po yung kuryente. Ang internet connection ay estimate ko malapit na nandito eh. Ayan nga po, mga nasa 300 meters siguro. Ayan, yung sa provincial road, mga sa 500 meters. Estimate ko lang po yun, pero baka wala pa. Wala pang, malapit lang po talaga, malapit lang. Ayan po, kung may mga katanungan po kayo regarding po sa property nito, tawag lang po kayo sa akin. Yung edad ng mangga siguro nasa mga 20 years na to o 30 years na po siguro. Ayan.
Tawag lang po kayo sa akin, mga ma'am, sir, kung ano po, may katanungan po kayo. Mag-comment na lang po kayo, pakishare na lang din po itong video na ito. Baka sakali may naghahanap po sa inyo ng mga property, mga kamag-anak nyo po, mga magulang nyo or what, o ano po, share nyo po sa kanila. At negotiable pa naman po yung kanyang presyo. Ayan. At pwedeng 2 gives daw po ang payment. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.